Hi mga ka-abante! Nagbabalik na naman ako at sabay-sabay ulit nating aalamin kung ano nga ba ang sabi ni Ma'am. Pero bago ang lahat mga ka-abante, syempre huwag na huwag niyong kakalimutang mag-like and follow sa aming mga social media accounts. So, ano nga kaya ang sabi ni Ma'am mga ka-abante? Parang alam ko may bilin daw siya sa akin eh. Parang meron yata siyang ipagagawa sa akin. Ano kaya yun mga ka-abante? Hala, may yellow pa. Ano kaya ito mga ka-abante? Tug-tug. Naku mga ka-abante, may challenge tayo galing kay Ma'am. May ipapaabot daw siya ng pera. Hindi na sinabi kung magkano. ₱50 mga ka-abante. Ano yung gagawin ko sa ₱50? Teka, basahin ulit natin ha. Naku mga ka-abante, kailangan ko daw magluto ng isang putahe na nakakabusog na kailangan hindi lalagpas ng ₱50 yung gagastusin ko. So, naku, pressure ito mga ka-abante. Hindi naman dahil sa sinasabi kong hindi ako magaling magluto dahil easy-breezy sa akin yan. Charot lang. Pero mahirap dun eh. Paano natin mapagkakasya yung ₱50 para sa pamilya natin? Ang challenge ha, ₱50 na meal, hindi lang para sa akin, pero para sa buong pamilya. So, naku mga ka-amante, meron na akong idea. So, tara, samahan nyo na ako magluto. Let's go! So, ito na mga ka-abante. May narating na nga yung ₱50 ko. At huwag kayo mag-alala, may isukli pa tayo. Promise ko yan. So, ito mga ka-abante, hindi ko lang basta tinake tong challenge ni Ma'am na magluto ako ng isang putahe na worth ₱50. Pero itong gagawin ko, eh, makakatulong din to para sa mga kapwa ko guru dyan at mga nanay din naman na kailangan magtipid ngayong extended niyang ating enhanced community quarantine. So, tara, magluto na tayo mga ka-abante. So, mga ka-abante, ito yung ingredients natin para sa ating budget meal. Una, kailangan natin ng sibuyas, bawang, paminta, at ng seasoning. Kakailangan din natin ng miswa, itlog, at syempre ang ating star, ang sardinas. So, halika na mga ka-abante. So, mga ka-abante, let's start our cooking show! Yes, I do the cooking, yes! Oh, yes, I do the cooking, yes! Oh, yes, I do the cooking, yes! Charo! So, ito yung mga ka-abante. Lagay na natin yung ating mantika. Tayo natin uminit ang ating tinutuan. Siyempre mga ka-abante, una natin ilalagay ang ating sibuyas kasi ang ating bawang mga ka-abante, mabilis tong maluto at baka masunog agad. So, kailangan natin unahin yung ating sibuyas. Siyempre, magigis na muna tayo. So, mainit na siya. Hinawakan ko mainit mga ka-abante. So, ayan. Ako mga ka-abante, sibuyas pa lang ang bango na. Bawang naman. Igisahin lang natin syempre ang ating bawang at sibuyas. Saka natin nilalagay ang ating star ng Pasko. Ang star ng ating putahe ngayon, which is yung sardina. Syempre mga ka-abante, isipin nyo, sa halagang ₱50, eh, makakapagluto na tayo ng isang meal na hindi lang sarili mo yung makapapakain mo, pero yung mga kasama mo rin sa bahay. Siyempre, ngayon lahat naman tayo, ano eh, working on a budget, dahil siyempre, hindi lahat sa atin talagang sumasahod ngayong may ECQ mga tayo. So, talagang kailangan natin magtipid mga ka-abante. So, isa itong niluluto ko na pwede ninyong gawin sa inyong mga sariling bahay kung talagang nagtitipid kayo. At nakakabusog naman ito mga ka-abante. Lagay na natin ang ating sardinas. Kasama yung sauce ka-abante ha. Kasama yung sabaw. Mukbang. Ayan. Pakuluin na natin. Gisay natin ang ating sardinas. After nito mga ka-abante, pwede na natin ilagay yung ating tubig. Lalagyan natin ng tubig ito mga ka-abante. Syempre kailangan natin ng sabaw. Pakulin lang natin saglit and then
kahit mga 2 cups of water, tapos pag napansinin niyo na medyo malapot pa, dagdagan niyo pa ng tubig. So, syempre, kung ano na lang yung type niyong luto, kung malapot ba or medyo malamig. Pa-follow lang natin mga kaabante. Ayun. Medyo pang-tulong siya, syempre. Huwag tayo masyadong manggigil dahil madudurog ang ating tingin. Ngayon mga kaabante, dadagdag ko na ang ating tubig. Mineral water mga kaabante. Ito. Dudugdugin ko sa ating mga. Ayan. So, hintayin lang natin siyang kumulo, mga kaabante. Lakasan natin ang ating apoy. Brilliant yung apoy. Pag kumulo na siya, mga kaabante, idadagdag na natin ang ating suswa. Pero bago yan, syempre, lalagay natin yung ating seasoning. Kailangan, syempre, kailangan natin ng pampalasa. And nakakawala din to ng lansa, mga kaabante, yung seasoning saka yung paminta. Mawawala yung lansa ng sardinas. At nagkakaroon din ng kick. Yes, may pa-kick. So, magkakaroon din siya ng kaunting anghang mga kaabante. So, kukuluin lang natin siya. So, ano, sana mga kaabante, natatakam na ba kayo? Ako nga pala si Chef Sarah, baka nakakalimutan nyo. So, ito mga kaabante. Sandali lang to at kukulo na. Tapos ilalagay na natin. Oh, yes, I do the cooking. Yes. Oh, yes, I do the cooking. Yes. Atin yung miswa natin. Ngayon, hinaan natin yung ating meat. Dahil kumukulo na siya mga kaabante, pwede na natin i-add ang ating miswa. So, dalawang bagay ito. Lagay natin. Kaya mag-alala mga kaabante dahil itong miswa natin, mabilis lang siyang lumambot. Kumbaga, mabilis lang siyang maluto. At syempre, para mas masarap, lalagyan natin ng itlog. Ang ating miswa na may sardinas. Yan, kumukulo na siya agad mga kaabante. Mabilis lang, di ba? Mga ano lang to, mga kaabante, mga 3 to 5 minutes. Okay na to. Pwede na natin idagdag ang ating sardinas. Ating sardinas ang ating itlog. Tapos kung napansin nyo mga kaabante na medyo natutuyo, pwede pa tayong mag-add ng ating tubig. So, dahil medyo malabot siya, dagdag na. Dahil marami rin yung nilagay natin dito. Mamaya ipe-breakdown ko mga kaabante kung nakamagkano tayo at ma-amiss kayo. Yan. So, pag ganito. Hintayin lang din natin siya ulit kumulo mga kaabante. Add na natin ang ating itlog. Na murang-mura lang din natin mga kaabante ha, sulit tong meal na to dahil madami pa. Alam niyo mga kaabante, sa totoo lang, ako, sardinas, ang gusto ko, nilalagyan lang siya ng calamansi. Gusto ko kasi yung medyo maasim. Hindi maasim yung amoy ha. Maasim na lasa sa sardinas kasi nawawala yung lansa. Medyo hindi kasi ako mahilig sa fish. So, pero paborito ko galunggong mga at sardinas na may calamansi. Kahit from dalata siya, fresh from dalata, lagyan mo lang siya ng calamansi. Okay na. Pwede rin kayo magluto, syempre mga kaabante, ng tortang sardina. Gawin natin omelette. Gawin natin cheese and mayonnaise. Ito mga kaabante. So, gusto ko sa dagdag ng cheese. And so, intayin ko lang siyang kumulo. Steady lang kayo dyan, mga kaabante. Oh yes, I do the cooking, yes. Oh yes, I do the cooking, yes. Ikaw, miswa mo na ba siya? Ano na? Miswa na siya. So, sana okay lang kayo dyan mga kaabante.
Gutom na ba kayo? Huwag kayo mag-alala, lilipas din yan. Charot. Huwag kayo mag-alala, maluluto na ito mga kama. Ayan, maluluto na. Ang dami ng ano ha, dalawang balot. Parang kayang magpakain ito ng 3 to 4 persons or kahit 4 to 5 persons kayang-kaya mga kaabante. Isipin nyo sa halagang 50 pesos eh, Diyos mio, busog na tayo, di ba? Kaya tingnan natin siyang kumulo pa, then i-add na natin ang ating egg. Naghahanap dyan ng chef ha, ng chef, hindi ng Esme ito. Pwede niyo akong i-hire. Yan, kumukulo na siya, so pwede ko na i-add ang ating itlog. So, lagay ka na ating egg. Pwede na rin i-add yung egg kahit patay na yung apoy natin. Kasi mainit naman yung miso natin. Haluin ko lang. So yung egg, nakakapagpalapot din siya nito ating miso. So haluin ko lang siya mabuti. So ito na mga kaabante, ang ating 50 pesos budget meal. So ito mga kaabante, miso na may sardinas. Kung makikita nyo, di ba, ang dami. Kaya to sa 4 to 5 persons. At ang nagastos natin mga kaabante ay 45 pesos only. So compute natin yan ha. Yung sardinas natin, 18 pesos, yung miso natin, 6 pesos ang isa, so times 2, 12 pesos. Ang ating seasoning, 3 piso. Ang ating bawang, 2 pesos. Ang ating sibuyas ay 3 pesos. At ang ating itlog ay 7 pesos. So, may surprise ako sa inyo. Tiyanin! May sukli pa tayong 5 pesos. So, pasado ako sa challenge ni ma'am dahil meron pa tayong sukli ng 5 piso. So, pwede ko ba ito ipambili na? Candy. So yun mga kaabante, sana nakatulong itong tinuro ko sa inyong tipid tip na dish para naman lahat tayo ngayong enhanced community quarantine ay makasurvive. Di natin kailangan mag-splurge. Ang kailangan natin mag-work sa kung anong budget na meron tayo. So enjoy nyo ito mga kaabante. Hanggang sa muli!